I'm 40 and my right car. Bitches change, yeah, I like dying all this. Get in money, nigga, that my man. Eh, magandang umaga po sa lahat ng aking taga-subaybay at doon sa aking mga masigit ng mga supporters sa aking channel. Sa umaga po ito ay pag-usapan natin kung pag-usapan. So, ano nga ba ang boosting? So, alam natin na ang boosting is to increase. Ayun, pinaparami niya or mabilis niyang nadadagdagan through boosting kasi mabilis na dumadami yung mga subscriber mo at saka mabilis na tumataas yung watch hour mo. So ang ibig sabihin niyan, mabilis kang ma-monetize. So bago natin talakayin yan, kung bago pa lang kayo dito sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell para updated kayo sa mga susunod pa na mga i-upload ko. Ang video pong ito ay intindi doon lamang sa mga beginners na gustong-gusto talaga na ma-monetize po ang kanilang YouTube channel. So katulad ko, baguhan pa rin naman po ako sa Buhay YT, ay minsan din akong parang gusto ko rin sumubok na gumamit ng ganoong pamamaraan, yun ngang boosting. So hindi naman masama ang paggamit ng boosting. Kaya lamang ay dapat magunos-dili muna tayo bago tayo pumasok o through boosting ay magiging monetize yung channel natin. Unang-una, doon sa mga baguhan. Halimbawa, talaga kasi sa mga baguhan, naiisip nila kasi talaga na kapag monetize ka na, aba, so ganito na kadami ang pera na makukuha mo, wala kang gagawin. Nako, yan ay pinakamaling X. So mali po yan. Kahit na po ma-monetize ka, kailangan mo pa rin mag-upload, kailangan mo pa rin gumawa ng mga video at saka maghanap ng iba pang mga technique kung paano magkakaroon ka ng maraming viewers. Kasi meron akong kakilala na isang kaibigan na nagsabi sa akin na pag na-monetize daw siya through boosting ay okay na daw, upload ng upload na lang daw siya ng video. So yan po ay hindi po totoo. So, ma-monetize ka man po ng boosting, ay mga maraming paraan ka pa rin gagawin. May mga teknik ka pa rin dapat gawin para magkakaroon ka ng maraming viewers. Hindi naman tayo katulad ni na iba na alawi, di ba, na ganun ka dami yung followers nila. Saka hindi naman tayo mga artista para dumagsa yung mga viewers natin. So, kailangan talaga natin, lalo-lalo na tayo ng mga kababago pa lang sa YT, italagang nagpuporsige o mag-iisip tayo ng mga content kung saan papanoorin at talagang kapakipakinabang yung i-upload natin. Okay, balik tayo doon sa boosting. Share ko lang. Noong kakampis ako pa lang sa Buhay YT, talagang nahirapan talaga ako na makahanap ng 1K subscriber at saka 4K watch hour. So, minsan din ako nakabasa kasi madami naman tayong nababasa doon sa mga Facebook page, doon sa mga nanghalungkat kasi ako ng mga pages kung saan nakakuha ako ng mga idea kung paano makakuha ng 1,000 subscriber. Yes po, sumalip po ako doon sa mga live, pumapasok po ako doon para mangisda, yun kasi term namin, para mangisda, para makakuha ng banana. At saka sumali din po ako doon sa mga sinasabi na sub to sub. Yes, nagawa ko po rin yon kasi nga po ay talagang nag-aim po ako talaga na ma-monetize agad yung channel ko. Hanggang sa nakabasa ako ng mga parang plataforma na kung saan binibinta or yun nga, boosting na sa halagang ganito, ayan, magkakaroon ka ng mga subscriber within 3 araw, 4 araw, ayan, patok na, pasok na yung 1K banana mo. At saka, may katumbas yun na mga halaga, depende naman yun doon sa may-ari ng boosting na yun. And then, sa watch hour din naman, sino pa namang hindi mainggan nyo? Nasa loob lamang ng 2 to 3 weeks hanggang 1... ang pinakamahaba 1 month ay talagang makukuha mo na yung 4K watch hour. Kaya lang ang problema, may medyo kataasan na mga halaga katulad ng mga nakikita natin. Siyempre may mga ano din tayo, nakikita din natin yan ng mga platforma nila, di ba? Oh, yan. Kasi maiinganyo ka talaga kasi marami din sila, marami din kasi talagang na-monetize through boosting na pinapakita din nila. Patuloy na tumataas yung watch hour mo. Halimbawa, ayan, tingnan mo. Mula sa mababang watch hour, pataas na pataas po yan.
So, ganyan po ang ginagawang boosting sa watch hour. Tapos, nakikita mo yan sa mga location niya. Kung titingnan mo sa mga geographic niyan, ang mga viewers mo ay nagmumula sa iba't ibang bansa. Pakiclick na lang po doon sa ano nyo, YouTube Studio. Tapos, tingnan nyo sa geographic. Andun yan kung saan-saan nagmumula yung mga subscriber ninyo through boosting. Nakikita din naman yan doon. Pero, yun nga lang eh. Hindi tayo sigurado kung mga tao ba sila or kasi nga system eh, kapag sinabing system naman kasi pumapasok talaga sa utak ko si Lightbot eh. Ayan, pero ano din yan, sinasabi kasi nila legit, kaya lang dyan lang talaga ako nag-question, paano kung mag-monetize ka na, sinong manunood ng unang upload mo, eh gayong mga sinightbot, mga robot yang yung mga naging banana mo. So, ganoon po yan. Sa boosting kasi, pwede nilang paramihin yung subscriber mo. Yan. Next, ano pa? Yung viewers mo. Ayan, naabot yan ng hanggat ilan ang gusto mo. Pero, babayaran mo yan. Yung thumbs up mo, yung like at saka dislike, pwede rin yung i-boost. Diba? And then, ano pa? Siyempre, at tataas ng tataas yung viewers mo gamit ang boosting na yan. Kaya lamang po, mag-iimbis ka po ng pera kasi babayaran mo yan. Ano ba? Paano ba nila ginagawa yan? Siyempre, meron din silang mga resibo na talagang ipapasa sa'yo. Katulad ng mga ganyan, ganyan. Na talagang makikita mo doon na ilan yung request mo. Halimbawa, 500 banana, ilan yung babayaran mo? Saan dyan na naka-indicate na yan? And then, ganun din sa watch hour. So, ayan, diba? Iba't ibang plataforma ang ginagawa. Iba't ibang propaganda para makaakit po ng mga, ano, mga small YouTuber na sumubok para magpa-boost. So, yung boosting naman kasi, guys, wala naman ako sinasabi na masama. Ayan. Pero, yan na isipin natin. Hindi pa nga tayo na monetize. Naglalabas na tayo ng pera para doon. Oh, ayan, di ba naman kasi kapag na-monetize na tayo, kailangan nating habulin yung threshold kung saan $100. Ilan lang katumbas noon dito sa Pilipinas? Pagpalakay natin yung 5,000, di ba? Magkano yung boosting? 7,000, 7,500, or di kaya minsan ay may 9,500 kasali ang banana. Oh, nako, di ba, lugi ka pa. So, ayan po. Sa punto ko lang po, ay kung ano man tayo, kung gusto man nating ma-monetize, guys, ayan, isipin natin ng napakaraming bisis paulit-ulit na sa pag-ano pa lang, sa umpisa pa lang po, ay nag-i-invest ka na ng pera para sa boosting. Ayan, ay pwede naman yung pong boosting na yan kung talagang kulang ka sa time na maghanap ng mga ano mo, ng mga subscriber mo, o di kaya, ay marami kang pera, o sige, gawin mo yan. Pero sa mga katulad natin na nagtitipid, guys, isip-isip po muna bago tayo pumasok dyan sa tinatawag na boosting. May mga advantage din naman na nakukuha dyan sa tinatawag nating boosting. Unang-una nga, madaling ma-monetize yung channel mo. Ano naman ang disadvantage niyan? Ang boosting kasi na yan, nako, imagine, system yan. So, ang ibig sabihin yung mga subscriber mo, ayan, mga robot yata yan eh. Ayan, hindi yan sila mga tao. So, ang ibig sabihin yan, kapag na-monetize ka, imagine ha, kapag na-monetize ka, sinong manunood sa'yo mula doon sa pinaboost mo na banana, yung banana naman na yon ay galing naman through system naman, or sinasabi natin mga robot yata, o diba? Hindi ako sure kung paano nila pinaproseso. At least, na-share ko lang po sa inyo. So, ganoon yan. Kung ma-monetize ka man, gamit noon, ay nako, mag-unos dili po tayo. Eh, kasi talaga, kitang-kita naman po na talagang imagine ka kasi mula mo pa lang, halimbawa 2 to 3 weeks ka pa lang sa mundo ng YT, tapos bigla ka nang na-monetize. Aba, anong ginamit doon, 'di ba? Magic or yung tinawag nating boosting. Eh kung sa akin lang naman na part, ay makipag-ano ka muna, yung doon ka muna sa step 1 kung saan makipag-ano ka, sumali ka doon sa mga pumasok ka sa mga live ng live na kapag may nagla-live sa YouTube. Ayan, pumasok ka, makipagkaibigan ka doon sa mga ano din, mga pumapasok din. Kasi alam naman natin kapag pumapasok sa live,
That is, naghahanap naman po sila ng mga subscriber nila. O, di, pumasok ka muna doon. Hanggat malaman mo po yung technique kung paano, paano mo mapalago ang iyong YouTube channel. So, hanggat, kasi talagang sa big, sa ano lang yan eh, sa umpisa lang yan, sa umpisa lang mahirap. Pero kapag nakuha mo na yung mga technique, nakuha mo na yung mga pamamaraan sa Buhay YT, talagang masasabi mo, ay, susubukan ko, gusto kang ganito, ganito, ganito. At makikita mo talaga po na, ay, ano din, tama pala yung ginawa ko. May mga kakilala din ako sa YT na mga kaibigan ko talaga. Hindi talaga to na, hindi ko namin maikukubli or hindi ko isusubay ito sa inyo. Na talagang matulungan ko na rin through boosting kasi may mga kaibigan din ako na yun ang ano nila, yun ang pinagkakitaan nila through boosting. System ko kasi yan na talagang I do not know kung ano yan. Sana may IT na makapanood at magpunod kung paano ginagawa, diba? Ang nangyari kasi, ganito yung YouTube channel niya before siya nagpa-boost. Ayan. Eh, tingnan niyo yung subscriber niya. Tapos, after sa boosting, naging ganito. So, ang nangyari kasi, instead na tumaas, ay bumaba. Kasi may iba po kasi sa boosting na talagang na-spam na yung ganon. Pero ano naman yan, may refill naman na tinatawag nila, ibabalik nila yon. Hopefully nga, sana po mabalik ay para ano din naman, para maging masaya din yung kaibigan ko na nagpa-boost, diba? So, ganon din yan. So, ayun, ganon nga. May mga technique kasi, may mga pamaraan kasi, okol dyan. So, good luck na lang doon sa mga ano, sa mga bago na magpa-boost. Baka makatulad kayo nito, yan. Yan yung diferensya. Subalit, ang sabi naman ng ano, ng kaibigan ko rin na nag-boosting, ay i-re-refill nila. So, meron po yung refund. So, antay-antayin na lang po natin. Sa bandang huli, kayo pa rin po ang mag-desisyon kung magpapatuloy ba kayo sa pag-boosting or doon kayo mananatili sa sinatawag natin natural way ng pagpaparami po ng mga subscriber. Kaya, maraming salamat po sa pagsubaybay. Magandang araw po sa